Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes, pagkatapos ng Miyerkules ng Abo, ang pasimula ng panahon ng Kuwaresma. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimula naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisa ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay sumigaw ng ubod lakas, ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako kunway hinahanap, sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba,
at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayuno natin di pansin ng Panginoon? Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang pangunang layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap. Ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan hanggang kayo-kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayuno'y ginagawa ninyo, ay gayon din lamang ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyo ko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Patuloyin sa inyong tahanan ang mga walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, lasing nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo nanais ang mga panghandog, sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa iyo, salita ng Diyos. Isang pusong tapat, ibalik ang galak ng iyong pagliligtas. Papuri sa iyo, salita ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalutigit ang mga kasama natin sa iba't ibang bansa. Nais din nating batiin laging nakikiisa sa pamamagitan ng opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo, dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ano po kayang sakripisyo ang kalugod-lugod para sa Diyos? Ngayon po'y panahon ng Kuwaresma, panahon ng pagsasakripisyo. Ano kayang magandang sakripisyo yung pwedeng ialay sa Diyos na matutuwa siya, na magiging kalugod-lugod sa Kanya? Narinig po natin sa unang pagbasa, ang sabi po dito ni Propeta Isaías, "Sa palagay ninyo'y pagsasakripisyo na ang inyong ginagawa na humahantong lamang sa alitan at kayo'y nag-aaway-away?" Tapos sabi sa mabuting balita, sabi po ng mga alagad ni Juan Bautista, "Nagsasakripisyo kami, bet ang iyong mga alagad ay hindi." Ito pong mga ito'y mga panlabas na pagsasakripisyo. At madalas, bumabagsak din tayo sa ganitong panganib. Yung iniisip nating sumisimba ako, yung iba'y hindi, e di mas magaling ako. Nagdadasal ako, naglilimos ako, nagbibigay ako. Yung ibang mga tao, hindi. Mas magaling ang aking sakripisyo. Yun ang madalas nating iniisip. Mga panlabas. Ay nagsasakripisyo ka nga, sumisimba ka nga, nagbibigay ka nga. Hindi ka pa rin naman makapagpatawad. Ay di kulang din. Kung baga ay gusto mong sumimba sa Padre Pio, ay ayaw sumimba ng iyong asawa. Yun, umalis ka, nagalit ka, magkaaway kayo. Diyan ka na ika, walang mapakanabang sa iyo. Tapos pagdating dito, luluhod ka, dadasal ka. Pag uwi sa inyo, magkaaway pa rin kayo. O kumbaga ay gusto ninyong pumunta, kayo ay magbibisita iglesia sa Pampanga. Ang atin pong bisita iglesia ngayong taong ito ay sa Pampanga, March 21. Baka gusto ninyong sumama. Tapos pagpunta nyo doon, sa sasakyan pa lamang, magkakaaway na kayo. Dahil marami kayong kasamang ihi ng ihi, lahat ng gasolinan ay gustong tigilan, sinabi na ikang huwag ka nang sumama, tagal na natin. Pero kayo nasa bisita iglesia. Pero kayo ay mag-iistasyon ng krus. Yun yung mga mapagpaimbabaw na pagsasakripisyo. Yun yung mga walang kwentang pagsasakripisyo na panlabas lamang. Ang sinasabi at paalaala ng Diyos sa atin ngayon, kapag ikay gagawa ng sakripisyo, mas maganda yung mga sakripisyong panloob. Hindi po natin napapansin, pero sanay na sanay kayo dito, kayong mga magulang. Yung kapag ka nagtitiis ka, na hindi ka muna kumain para makakain mo ng iyong mga anak kasi alam mong kulang ang ulam, yun ay sakripisyong panloob.
walang nakakaalam. Yung sasabihin mo nga, Dave, busog ako, sige kain na kayo. Yun ay sakripisyong panloob. At yun ang mga kinalulugda ng Diyos. Yung mga sakripisyong hindi ipinagmamalaki. Yung mga sakripisyong hindi ipinakikita. Kayong mga tatay, pagod na pagod sa trabaho, pero laging masaya. Pag uwi sa bahay, lalaruin pa ang inyong mga apo, kahit na pagod na kayo. Yun yung mga sakripisyong hindi ipinakikita, hindi ipinaalam, pero mahalagang mga pagsasakripisyo. At ang mga bagay na yon ang mag-aakay sa atin sa kabanalan. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyahan tayong mangumpisal, mag-istasyon ng krus, mag-ayuno. Ngayon ay Biyernes, inaanyahan tayong huwag kumain ng karne. Hindi ka nga kumain ng karne. Galit ka naman sa iyong katulong dahil hilaw ang isda, o di mali rin? Hindi ka nga kumain ng karne. Ang kinain mo naman ngayon ay mga sugpo at mga lobsters. Mas mahal pa sa karne. Ang dahilan kung bakit inaanyayahan tayong umiwas na kumain ng mga mamahaling pagkain upang yung maiipo natin maitulong sa mga nangangailangan. Yun ang diwa ng pagsasakripisyo at mga bagay na dapat hindi na natin ipinaaalam kahit sa iba. Sabi po ng Aral Batanggenyo, number 322, ang ating lokal na katisismo sa Batangas. Balakid sa pag-unlad ng tao, ang sakim at makasariling pagpapahalaga. Kapag ka ang mga ginagawa nating sakripisyo at pagtitiis ay para makilala ang ating sarili, sakim na pagpapahalaga. Kapag ang ginagawa nating pagtulong at kabaitan ay upang maiangat ang ating sarili, makasariling mga pagpapahalaga. Mga bagay na pinapaanyaya sa atin ng Panginoon ngayong panahon ng Kwaresma habang nagsasakripisyo, unti-unting kalimutan ang tukol sa sarili. Unti-unting ibaba ang sarili nang sa gayon ay magkaroon ng mas maraming pagkakataon na makatulong at maiangat ang ibang tao. Sa banal na misang ito, hilingin po natin kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong handang magtiis, hindi para sa aking sarili, kundi para sa mga taong nakapaligid sa akin. Bigyan mo ako ng kababaang loob upang lahat ng aking pagsasakripisyo ay magkaroon ng kahulugan. Ito yung pagsasakripisyong makatutulong palagi sa aking kapwa. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapayatalak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 na paghahanda bilang aming hain, na nagpapagindapat na iyong kalugdan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao'y lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katatayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya, kaysa ng mga anghela nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarapila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin. Nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sabay takip
Diyos na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala, una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan ay may makikita kayong mga Pilgrims Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye tulong sa documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kung kayo po'y mga OFW, mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Malaking tulong po ito sa ating isinasagawang aplikasyon upang maging isang pandaigdigang dambana dito sa Asia. Ngayon pong lahat ng Biyernes, ngayong panahon ng Kwaresma, tulad ngayong araw na ito, ay mayroon tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa alas 3 ng hapon. At ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. At bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma, tayo bilang isang Center for Reconciliation dito sa Arsidiosis ng Lipa ay may regular na kumpisal tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali at tuwing ika-23 ng buwan alas 8 hanggang alas 12, alauna hanggang alas 3 ng hapon at araw-araw Lunes hanggang Biyernes. Tuwing pagkatapos ng misa, kayo po'y makipag-ugnayan lamang sa ating mga tagapaglingkod. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo
sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, magsakripisyo sa ngalan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang.